Тили, тили, вом, закрой глаз поскорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Virgie. Ang aking kwento ay naglalaman ng masiselang detalye na hindi angkop sa mga bata. May temang sexual, horror at karahasan ang istoryang ito. Istriktong patnubay ng magulang ay kailangan. Lumaki ako sa poder ng lola ko dahil wala akong pamilya. Ang papa ko ay meron ng legal na asawa at mga anak nung magkaroon sila ng relasyon ng mama ko. Ako ang naging bunga ng kanilang bawal na relasyon. Baby pa lamang ako, nagkahiwalay din sila. Tigilan natin to, Lily! Alam mo naman na may asawa na ako noong pumatol ka sa akin! Sumbat ni Papa kay Mama noon, ayon sa kwento sa akin ni Lola. At bakit parang lumalabas na ako lang ang may kasalanan? Nangako ka sa akin na iiwanan mong asawa mo at yung mga anak mo para sa akin. Ngayon bumabaliktad ka na? Sigaw ni Mama na galit na galit. Ah, basta! Hindi ko maiiwan ang asawa ko. Susuportahan ko na lang yung bata. Pero wala nang mamamagitan sa atin mula ngayon. Sabi ng papa ko, sabay abot ng bugkus ng pera kay mama. Pero tinapon ni mama yung pera sa pagmumukha ni papa. At isang malakas sa sampa ang ginawad niya dito. Hayop! Animal! Lumayas ka dito! Hindi ko kailangan ng pera mo! Manloloko ka! Nagpupuyo sa galit na wika ni mama. Kaya ang ending, doon ako kay Lola iniwan ni mama. Nay, kayo na po muna bahala dito kay Virgie. Iniwan na kami ng ama niya, kaya kailangan kong kumayod para mabuhay siya. Sabi ng mama ko doon sa lola ko. O sige, aalagaan ko itong apo ko. Basta umuwi ka na lang kapag nakaipong ka na, para maalagaan mo din siya. Bili ng lola ko habang karga-karga ako na ilang buwan pa lamang. Opo, Nay. Tugon ni Mama na hindi man lang ako tinignan. Pumunta nga si Mama sa Japan at hindi ko nakita ang papa ko ever since. Hindi tumapad si Mama sa pangako niya kay Lola. Hindi niya na ako binalikan. Hindi na siya kailanman bumalik ng Pilipinas. Lumaki ako na hindi nakikita ang aking tunay na ina. Tanging picture lang ng ama ko ang meron ako. Ganon din kay mama. Ayon sa huling balita ko, nakapangasawa na si mama doon ng hapon at may sarili na din siyang pamilya. Lola, bakit ganon? Ang mga kaklase ko, may papa at mama. Bakit po ako wala? Inosentong tanong ko sa aking butihing lola. Hindi naman nakasagot ang lola ko at malungkot lang niya akong niyakap. Pilit na lang niyang pinupunan ang pagmamahal na dapat sana sa mga sarili kong magulang na kukuha. Hanggang sa nagdalaga ako na tanging lola ko na lamang ang gumagabay sa akin. Mula nung elementary at high school ko sa paaralan, madalas akong kuning muse. At madalas din ako naiimbitahan sa mga pageants. Parehong mga maganda at gwapong aking mga magulang at pinalad ako na mamanang magagandang katangian nila. Nakuha ko ang tangkad at maputing balat ng aking ama. Naman ako naman ang mapungay at light brown na mata ng aking ina, pati na ang kanyang dimple sa pisngi at pouting lips. Magaling umusbong ang aking dibdib at natural na maliit ang aking bewang. Madalas akong mahambing sa sikat na artista noon 90s na si Alice Dixon. Siya yung gumanap na Jezebel dati sa pelikula na katambal si Richard Gomez. Kahawig ko daw ito dahil mistisa ako. Napakagandang bata ng apo mo, Rosa! Laging batid ang mga kaibigan ni Lola sa akin tuwing nakikita ako ng mga ito. Oo nga, kaya alagang alaga ko yan. Ayoko na lang susugatan yan at naaarawan.
parang isang anghel ang itsura ng apo ko. Proud na proud daw sabi ni Lola na mahigpit akong yakap-yakap. Nung nag-high school ako, paborito ako ng mga gay na make-upan at ayusan. Dahil sa aking natural na ganda. Fergie, my dear, mag-practice ka ng pasarela mo. Ibang level talaga yung beauty mo. Perfect! Hindi nakakasawang pagmasdan. Hindi ako magtataka kung manalo ka sa Miss Universe dahil sa ganda mong yan. Papuri na mga ito sa akin. Isa pa sa nakakatawag pansin sa akin ay ang straight at mahabang buhok ko na never pang nagupitan mula pagkabata ko. Suki ako ng mga beauty pageant sa aming barangay at karating lugar. Lola! Lola! Tingnan niyo po yung trophy at crown ko. Nanalo po ako ng Miss San Fernando. Masayang tawag ko sa lola ko matapos kong makauwi mula sa aking pagkapanalo. Aba, hindi na ako nagulat apo. Alam ko na ikaw talaga yung mananalo. Ikaw naman talaga yung sadyang pinakamaganda sa lahat ng mga dalaga sa atin. Kaya kung di ka pa nanalo, aba, luto yung contest na yon. Sambit ni Lola na agad akong niyakap. Ito po Lola yung price ko, 10,000 pesos. Hindi na rin po masama, no? Kayo na po yung magtago, Lola. Ipon po natin. Magiliw na wika ko sa bayabot ng sobre na meron namang cash. Kaawaan ka na Diyos po. O sige, pagbihis ka na. Alisin mo na yung makeup mo bago ka matulog para makapagpahinga na yung balat mo. Nakangiting wika ni Lola matapos makuha ang aking premyo. Pero kahit ganun na madalas iromarakit ako sa mga beauty contest, hindi ko pinababayaan ang aking pag-aaral. Nung 16 years old ako, talagang no boyfriend since birth ako. Maraming nangahas naman ligaw, ngunit wala akong pinansin ni isa sa kanila. Hanggang sa makilala ko ang unang lalaki na nagwasak sa aking puso. Si Ronnie, isa siyang college student na matanda lamang sa akin ng ilang taon. Nakilala niya ako sa isang contest sa sinalihan ko. Mula noon, hindi nga ako tinigilan sa kakaligaw. Iba si Ronnie sa mga lalaki na kilala ko. Galing itong Maynila at natang may kaya sa buhay. Guwapo at simpatiko. Kaya dahil doon, nabihag niya ang aking puso. Pero dahil sa pesting pag-ibig na yun, nasira ang aking concentration. Ang pag-aaral ko ay napabayaan ko na. Natuto akong magkating classes dahil madalas magaya si Ronnie na lumabas. Virgie, ano itong nabalitaan ko na di ka daw pumasok kahapon sa school? Nakita ka daw na may kasamang lalaki sa bayan. Sino yon? Galit na tanong sa akin ni Lola. Napayuko naman ako sa hiya at guilty. Sa buong buhay ko, ngayon ko lamang nakita na galit ang lola ko sa akin ng ganito. Boyfriend ko po yun, Lola. Si Ronnie. Mahinang tugon ko. Apo, hindi sa hinihigpit ang kita. Pero sana'y huwag ka nang tumulad sa ina mo na mula nang nakilala yung ama mo. Abay, nagloko na ang buhay. Di ba di naman ako nagkulang na paalala sa'yo? Tanong sa akin ni Lola. Pero ganun talaga siguro yung pag-ibig. Kapag pumasok sa puso ni Numan, kahit ang pinakamatalino, nagiging bobo. Hanggang biglang nagkasakit ang aking lola. Doon ako natauhan kung gaano kahalaga ang lola ko sa akin. Dahil kami lang naman yung magkaramay at walang maaasahan na iba sa buhay, rumakit ako ng rumakit. Ginrab ko lahat ng opportunity na pwede kong salian sa pageant para makabili ng gamot na pang-maintenance ni Lola. Pero dahil doon, nawalan na ako ng time para kay Ronnie. Hindi na kami nakakalabas at nakakapag-usap man lang. Inisip ko na maiintindihan niya ako, pero di pala. Nakita ko siya na may kasamang ibang babae sa mall. Nung minsan nagawi ako doon upang bumili sana sa butikan ng gamot ni Lola. Obvious na may namamagitan na sa kanila noong girl na kasama niya dahil sobrang sweet nila.
Nagsusubuan sila ng pagkain. Labis ang paninibugho ko sa kanila. Agad ko silang hinarap sa kanilang kinakainan. Walang iya ka, Ronnie. Kaya pala di ka na nag-text o tumatawag man lang. May iba ka na palang kinalolokohan. Sigaw ko sa harapan nila. Ano bang pakila mo? Di ba wala ka namang oras para sa akin? Kaya naghanap na ako ng iba. Umalis ka na nga dito. Pamamahiya sa akin ni Ronnie. Sa labis na galit ko, kinuha akong kinakain nilang halo-halo at itinapong ko yun sa ulo ni Ronnie. Pagkatapos noon, agad akong tumakbo palayo na umiiyak. Pagka-uwi ko sa aming bahay, umihikbi ako na napayakap sa nakaratay sa kama na lola ko. Hayop na Ronnie na yun, Lola. Pinagpalit ako sa babaeng ni sa kalingkingan. Walang binatbat sa ganda ko. Bitter na sambit ko sa aking lola na napangiti sa aking tinuran. Kawalan ngayon na po. Huwag mo na siyang isipin pa. Marami pang iba dyan. Sabi sa akin ni lola na inaalo ako. Lumipas ang mga buwan. Nagkaroon ulit ako ng boyfriend, si Joseph. Okay naman siya. Maayos ang pakikitungo niya sa akin at ang kaibihan nila ni Ronnie. Hindi siya demanding at halatang seryoso siya sa akin. Tumagal kami at siya yung katuwang ko sa pag-aalaga ko kay Lola. Hanggang sa dumating isang punto na binigay ko na nga sa kanya ang aking pagkababae at pagkabirhen ng buong puso. Joseph, ikaw yung nakauna sa akin. Sana talaga yung huwag mo akong lolokohin. Sabi ko sa kanya na nakayakap sa kama matapos ang aming paniniig. Pangako, mahal ko. Ikaw ang huli kong mamahalin. Sabi naman ni Joseph na napahalik sa aking labi. Dumating yung panahon na nainganyo ako na lumabas ng Maynila. May nagkumpisi kasi sa akin na sumali sa isang pageant. At malaki yung makukuha akong premyo kung papalarin akong manalo. Dahil doon, kinailangan kong iwan sandali ang lola at boyfriend ko. Mahal, ikaw na muna yung bahala dito kay lola ha. Hayaan mo, araw-araw kitang tatawagan sa telepono. Sayang talaga kasi yung chance. Malaking tulong ito kung sakaling mananalo ako. Pakiusap ko kay Joseph. Naunawa naman ako nito at masuyo niya akong niyakap. Alam ko na kailangan mo yung gawin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan si Lola Rosa. Pangako sa akin ni Joseph. Nung nandun na ako sa Maynila, minsan yung lumabas ako mag-isa para pumunta sa isang mall na malapit lang kung saan ako tumutuloy. Di ko inaasahan ang isang lalaki na lumapit sa akin. Malaking lalaki ito. Maayos naman yung pananamit, may tsura din at hindi mapagkakamalang kawatan. Di ko naman ito pinansin nung una dahil abala ako sa aking pupuntahan. Nangagad akong tinakbayan na lalaking yun na parang matagal na kami magkakilala. Nasyak ako sa ginawa niya at agad ako nagpumiglas. Hoy, anong ginagawa mo? Pitiwan mo nga ako? Ang bastos mo ah! Pitiwan mo ako! Kung ayaw mo may skandalo, sisigaw ako. Mataray ko na wika na may himig na pagbabanta. Ngunit hindi ko na nagawang sumigaw pa at napalulok na lang ako dahil may patalim siyang tinutok sa aking kanang tagiliran. Sige, sumigaw ka. Bibirupuhan ko yung tiyan mo. Ano, papalag ka pa? Banta na lalaki sa akin. Kaya tahimik at lumuluha akong sinakay na lalaki sa isang van na meron pang tatlong lalaki kasama na yung driver. Isinalya ako sa loob ng malaking lalaki at sinalo naman ako ng dalawang lalaki na nag-aabang sa akin. Pare, okay itong nakuha mo. Ang ganda. Sabi ng mga hayok na lalaki. Di na sila nakapagpigil at niyakap ako ng isa at hinalik-halikan. Tinangka kong umiwas sa nakakadiri nilang bibig pero masyado silang malakas. Habang tuwang-tuwa sila na tila sabik sa babae, sumigaw ako ng sumigaw. Mga bastos!
Pakawalan niyo ako! Sigaw ko. Pero sa bawat pagsigaw ko, sampalang ganti nila sa akin. Ang pinakahuli na dahilan para mawalan ako ng malay ay isang malakas na suntok sa aking sikmura. Nang ako'y magkamalay, nasa isang kwarto na ako na nakahiga sa isang lamesa. Wala na akong saplot sa katawan at nakatali ang aking mga kamay at paa. Hindi ko magawang maitikom ang aking mga legs dahil sa hiwalay na pagkakatali ng aking mga paa. May busal ang aking bibig at tanging impit na iyak lang ang kaya kong gawin. Dumating ang apat na kalalakihan at parang nagtatalo pa sila kung sinong mauuna. Lumapit yung isang lalaki, ito yung makbay sa akin at pinalabas niya ang tatlo. Nung kami na lang ang tao sa loob ng kwarto, nagumpisyas ang halikan ako sa liig, papunta sa aking suso. Napahugulgul na lamang ako habang ginagawa niyang kahayupan niya sa aking katawan. Nang iniwas kong aking tingin sa kanya, namasdan ko na may kamerang nakatutok sa aming dalawa. Lalo pa ako napaiyak dahil yung papala ang kanilang pakay. Ang kunan ako ng video upang ipakalat ito at pagkakitaan. Pinaglaruan at pinaliguan niya ng laway ang buo kong katawan. Hindi ko magawang manlaban dahil sa higpit ng pagkakatali niya sa akin. Pinaboy niya ako at tanging pagpataklang ng naluha ang aking nagawa. Matapos niya akong angkinin, sumunod naman yung isa. Tapos yung isa at hanggang dun sa huling lalaki. Pagod na pagod ako at latang lata. Sakit ang buo kong katawan. Hinagpis, pandidiri at puot ang nararamdaman ko na mas pinigting pa nang pasuin nila ang singit ko nang sa palagay ko ay sigarilyo. Grabe yung sakit na nadadaba ko kaya nawalan ako ng malay. Bigla akong nagising dahil may kung anong malakas na pwersa ang pumasok sa akin. Bigla akong lumakas at pilang nawala ang pananakit ng aking katawan. Habang inaararo na naman ng isa sa mga lalaking aking pagkababae, bigla akong sumigaw at natanggal ang busal sa aking bibig. Kasabay noon ang isang muscle control at narinig ko na bilang sumigaw yung lalaking gumagahasa sa akin dahil sa takot. Pagtingin ko sa kanya, nanginginig siya habang tumatalamsik ang dugo na nagagaling sa kanyang putol na ari. Nagsisigaw siya sa takot at pagkabigla na hindi naman pinansin ang kanyang mga kasama na abala sa di kalayuan na umiinom ng alak at nagbabaraha. Akala siguro nila sigaw sa sarap ang kanilang narinig at nagtatawanan pang mga ito. Naputol ko ang lubi na nakatali sa akin dahil sa aking panibagong lakas na sobrang pambihira. Habang kinakalag ko ang pagkakatali ko sa aking mga paa, biglang sumuka ang aking pagkababae ng isang putol na ari. Nadama ko na parang may sariling buhay ang aking pagkababae. Parang wala na rin ako sa aking sarili na mistulang may kung anong puwersa na nagpapagalaw sa akin. Noon din, kinikilt ko ang buhay ng lalaki na naputulang ko ng ari. Dinamba ko ang liig niya at mahigpit kong sinakal. Dahil doon, natigil ang kanyang pagsigaw hanggang nakita ko naging kulay ubi na yung mukha niya. Hindi ko binitawan ang kanyang liig hanggang sa halos lumuha na ang kanyang mga mata at nakalawit na ang dila niya sa kanyang bunganga. Hanggang sa pumasok naman ang isa sa mga lalaki. Marahil na isa naman ito, naghahasain ako. Pero natigagal ito na makita ang patay na lalaki sa aking tabi. Nalaki ang mga mata nito nang masdan ang putol na ari nito. At matatakbo sana ito para tawagin yung mga kasamahan niya, pero mabilis ko siyang tinalunan. Sumalampak sa sahig yung lalaki at dinaganan ko siya. "Ito ang gusto mo, diba?" Puot na sabi ko.
Agad kong nilabas ang pagkalalaki niya at pinasok ko sa aking pagkababae. Ilang segundo lang, narinig namin dalawa na parang may ngipin na sumara at may nginunguya. Naglaki ang mata ng lalaki at nagtangka siyang sumigaw. Ngunit nakatakip sa bibig niya ang aking isang kamay. Maya-maya, inangat ko ng bahagi ang aking bewang at mula sa aking pagkababae, niluwa nito ang kanyang putol na ari. Tinanggal ko ang kamay ko sa kanyang bibig at bago pa siya nakasigaw, pinasa ko ang putol na ari niya sa kanyang sariling bunganga na nakabukas. Ano? Masarap ba ha? Masarap ba? Sige, lulunin mo yan! Bulong ko sa kanya. Hindi ko siya hinayaan na makalis. Pinagpilitan ko na lulunin niya yung sarili niyang ari hanggang sa di na siya nakahinga at nawala na din siya ng buhay. 2 down, 2 to go. Bulong ko sa aking sarili. Lumabas ako sa kwarto na hubot-hubad at may bahid ng dugo sa aking katawan mula sa aking huling biktima. Natulala ang dalawang gumahasa sa akin nang tumambad ako sa kanila. Isang pilyang ngiti ang ginawad ko sa kanilang nagulat na mga muka. O ano boys, kaya nyo ba akong pagsabayin? Tanong ko sa kanila. Bago pa sila nakapagsalita, mabilis akong kumilos at pinag-untog kong mga ulo nila. Dahil sa lakas ng kanilang pagkakauntog, hilong-hilo ang dalawa at parehong nabuwal. Agad kong nilabas ang kanilang mga ari at nanghawak ko ng mga ito, sabay kong pinasok ang mga ito sa aking pagkababae. Nanlaki ang mga mata nila nang narinig nilang may sumara na parang ngipin. Matapos ay ngumuya. Nagsisigaw ang mga lalaking ito nang naramdaman nila na putol ng mga ari nila. Agad din niluwa ng pagkababae ko ang ari nilang dalawa. Mabilis kong pinulot ang mga ito at tulad ng ginawa ko sa kanilang mga kasamahan, pinasa ko yung mga ari nila sa kanilang mga bunganga. Hindi ko alam kung sariling ari ba nila yung pinalunon ko sa kanila. Pero hindi na mahalaga yun. Ang importante, mapatay ko yung mga bumaboy sa akin. Nang nasiguro ko na wala nang hininga yung parehong lalaki, saka ko lamang sila binityawan. Hingal na hingal ako, pero masaya ako dahil nagawa kong gantihan ang mga halangang bituka ng mga lalaking ito. Hindi na nila ako mabababoy, maski ang iba pang mga babae na tulad ko. Tumayo ako at nagbihis. Matapos, siniguro ko na wala akong iiwang bakas ng ebidensya. Sinira ko yung camera na may mga kuha ng pangahali nila sa akin. Bago ko iwan yung mga bangkay na mga humalay sa akin, sadyang sinunod ko yung bahay kung saan sila ako dinala. Wala akong iiwang ebidensya. Nang makabalik ako sa aking inuupahang apartment, saka ako bumalik sa wisyo. Naalala ko yung lahat ng pangyayari at lahat ng nagawa ko. Gulong-gulo ang aking isip. Hindi ko alam kung bakit at paano ko yun nagawa. Nagulat din ako dahil nagawa kong pumatay ng walang alinlangan. Paano na yung pagkababae ko ay parang may sariling buhay? Isa pang nakakapagtaka sa akin, bakit yung binigay ko yung aking sarili sa boyfriend ko na si Joseph, wala naman ditong masamang nangyari. Pero dun sa 4 na lalaki na gumahasa sa akin, parang nagsahalimaw ang aking pagkababae at nagawa nitong putulin ang kanilang mga ari na pumasok dito. Hindi kaya sa tuwing nagagalit ako ng matindi, sakalang lumalabas ang aking kakaibang pagkatao? Habang sunod-sunod ang tanong sa aking isipan, naligo ako. Kinuskus ko ng maigi ang aking balat para mayalis ang laway at similya na kumapit sa aking katawan. Doon ako napaiyak dahil sa kaapihan na sinapit ko sa mga kamay nila. Habang ako'y nagsashower, hindi pa rin maalis sa aking isipan ang mga nagawa ko.
at kung paano ang aking baby girl ay nagawa yun na tila may sariling buhay. Hinawakan ko yun at hinimas-himas. Subalit tila normal naman ito. Ipinasok ko pa ang isa kong daliri at sinalat-salat ko yung paligid. Subalit, wala naman akong nakapa na kung anong dahilan upang maputol yung ari na gumagumahasa sa akin. Matapos kong maligo, ilang minuto lang, dumating yung manager ko na si Connie, na isang gay. Oh, Virgie, bakit hindi mo sinasagot yung phone mo? Kanina pa kita tinatawagan ah. Nakataas ang isang kilay na tanong ni Virgie sa akin. Ay, sorry. Busy lang kasi ako. Sagot ko na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang totoo kasi, halinhinin akong ginagahasa kaya di ako nakasagot. O siya, whatever. Kumilis ka na nga dyan. May pupuntahan tayo na isang talent manager at sponsor sa mga pageants. Bex, need mong ma-impress ang taong ito dahil malaki ang matutulong niya sa'yo. Saad ni Connie. Hindi na ako umimik at agad nga ako nag-ayos ng sarili para sa ipapakilala ni Connie sa akin. Dinala niya ako sa isang 5-star hotel. Doon kami kikitain ng talent manager na tinutukoy ni Connie. Doon ko nakilala si Sir Willie, 50 years old. Subalit siya'y matikas pa rin at mukhang bata ng 10 taon mula sa tunay niyang edad. Mayaman si Sir Willie at talagang napaka-maipluensya. O Connie, ito ba yung sinasabi mo na talent mo? Aba, maganda nga. Mukhang may bubuga. Wika ni Sir Willie na nakangiti sa akin. Hello po, Sir Willie. My name is Virgie Pasco. Kiming sabi ko. Siyempre naman, Sir Willie. Ako pa naman ba? Magdadala ba ako sa'yo ng walang ibubuga? Isa si Virgie sa pinakamaganda at magaling na kontesyera na nakita ko. Abot tengang ngiti na sabi ni Connie. Ayun na nga, agad akong tinanggap ni Sir Willie bilang isa sa kanyang mga sponsoran. Nagumbisa agad ang pag-iinsayo ko upang mag-undisyon ako sa gaganaping pageant. Kasabay din noon ang pagpapakita ng kagandahang loob sa akin ni Sir Willie. Madalas kami lumalabas upang kumain. Tinutugunan niya yung pangangailangan ko tulad ng mga susuotin kong gowns, swimsuit, mga makeup, pati transportation, lahat sinagot niya. Nung una, tumatanggi ako, ngunit dala ng kagipitan, tinanggap ko na rin ito at ito hindi lingid sa kaalaman ng aking boyfriend na si Joseph. Tumagal ng 3 buwan, 6, hanggang sa naging 1 taon, akong nanatili dun sa Maynila. Simula na makarating ako ng Maynila, never ko pang nakita yung boyfriend ko, pati yung lola ko. Miss na miss ko na sila at tanging social media na lamang ang nag-uugnay sa amin. Minsan, inaya ko ni Sir Willie sa isang hotel. At this time, sa isang private room kami nag-dinner. Kumain kami. May nirent pa siyang musician at talagang napaka-romantic ng ambiance. Let's dance, Virgie. Sabi sa akin ni Sir Willie, hindi ko na nagawang makatanggi. Lailagad niya akong giniya patayo at sinayaw. Hanggang sa unti-unting gumapa ang kanyang mga kamay habang kami nagsasayaw. Ay, Sir Willie. Sambit ko na may hibig ng pagkabahala. Hindi ko alam kung paano ko iiwas. Sponsor ko si Sir Willie at hindi ko siya pwedeng i-offend. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa aking bewang. Dahilan upang maramdaman ko ang kanyang ari na guhumindig. Napakaganda mo talaga. Paungol na wika ni Sir Willie. Inilapit ang kanyang ulo sa aking leeg. Dahilan upang maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Medyo nailang na talaga ako sa mga pinaggagawa niya. Sir, upo muna tayo. Medyo pagod po kasi ako sa practice ko kanina. Yaya ako para makaiwas sa kanyang nais. Pero di niya ako pinansin.
Tumagal pa ng ilang minuto na ganun ang ayos namin. Hanggang sa pinilabas niya na yung mga tumutugtog. Sige, okay na. Iwan niyo muna kami. Utos si Sir Willie. Nung kaming dalawa na lamang inaiwan sa kwarto, kaba ang tangi kong nararamdaman. Hindi na ako mapakali, kaya pumunta ako sa terrace at doon nagpakalma ng sarili. Hanggang sa naramdaman kong kanyang yakap mula sa aking likuran. Hinalik-halikan niya ang aking liig. Sir, huwag po. Pakiusap ko. Umiwas ako sa halik niya, pero inulit niya pa rin. Virgie, di ba mabait naman ako sa'yo? Dapat maging mabait ka din sa'kin. Wika ni Sir Willie na parang wala na sa katiluan. Please naman po, sir. Huwag niyo naman po sana gawin to sa'kin. Marunin naman po ako tumanong ng utang na loob eh. Pero huwag naman po sana ganito. Naiiyak na pagmamakaawa ko at nagtangka akong tumakbo paalis ng kwartong yun. Hanggang sa mainis siya sa ginagawa kong pag-iwas. Ang laki na ng ginastos ko sa'yo. Tapos di mo ako pabibigyan? Ano ka? Sinaswerte? Sigaw ni Sir Willie. Dumating sa punto na hinila ko ni Sir at hinampas ako sa kama. Pinagpapunit ni Sir Willie yung suot kong blusa at nilislis yung palda ko. Kumahagulgol na ako nung tinatangkang hilahin pababa ni Sir Willie yung aking panty. Wag po, sir. Ayoko po. Ang aking tanging nasambit habang patuloy na tumatagas ang aking luha. Yan ang gusto ko sa'yo. Pakipot. Oli ka. Alam kong gusto mo rin ito. Ngising demonyo, nasagot sa akin ni Sir Willie. Sir, sandali po. Wag po. Wag niyo naman po ako ganituhin. Pagmamakaawa ko. Anong akala mo? Hindi ako kukuha ng kabayaran sa mga binibigay ko sa'yo? Malaki na rin ang puhunan ko sa'yo. Kauting pabor lang iniingi ko. Hindi mo pa mabigay? Pasik na wika ni Sir Willie. Habang ako'y kanyang hinahalik-halikan, patuloy pa rin ako sa pagpupumiglas. Kahit di ako tumitigil sa pagmamakaawa, tila walang narinig si Sir Willie. Hanggang sa naglabas na siya ng isang baril mula sa kanyang tagiliran at tinutok niya to sa akin. Sige, tumanggi ka pa. Kahit patayin kita ngayon, walang makakagalaw sa akin. Kaya kong tapalan ng perang sino man. Banta sa akin ni Sir Willie. Hindi na ako nakaimik at akala ni Sir Willie, tanda yun ang aking pagpayag. Patuloy niya akong hinalikan hanggang sa umabot siya sa Pearl Harbor ko. Hindi ko nagawang pumalag dahil sa baril na nakatutok sa tagiliran ko. Hinalik-halikan niya at pinaglaruan niya ang aking pagkababae. Naghihimagsik ang aking pakiramdam dahil sa sakit ng kalooban at pandidiri sa kanya ginagawa sa akin. Subukan mo sumigaw. Puputok ko sa itong baril na to. Pananakot sa akin ni Sir Willie. Tanging pagpatak na lamang ng luha ang aking nagawa. Di pa siya nakontento. Tinali niya yung mga kamay ko sa kama at ginawa niya muli ang kahayupan niya. Pinaglaruan niya ang aking hinaharap hanggang sa magsawa siya at pagkababae ko na naman ang kanyang sudod na pinaglaruan. Habang lapas-pasok ang kanyang dila sa aking puwerta, biglang pumasok sa aking alaala ang pambababoy sa akin ng mga unang gumahasa sa akin. Tila may kung ano na namang enerhiya ang pumasok sa aking katawan, dahilan upang mawala ako sa aking sarili. Nagbigay ako ng siyang todo pwersa ng muscle control habang sarap na kinakaya na pagkababae ko ng hayop na matanda. Nabigla ito nagsisigaw at pagkakita ko, punong-puno ng dugo ang kanyang bunganga. Kita ko sa kanyang mga mata ang matinding takot at pagkabahala. Nagsisigaw siya na tila walang salitang nabubuo sa kanyang mga binibigkas. Habang ako naman, kidali ko natanggal yung pagkakatali ng aking mga kamay. Sindak na sindak yung matanda, dahilan upang ito'y magtatakbo palabas.
Hindi ko na alam yung nangyari. Nakita ko na lamang ang aking sarili na naglalakad sa isang madilim na parke. Walang panyapak at gulagula nitang suot kong damit. May isang grupo ng mga lalaki akong nadaanan. Mga rugby boys siguro ang mga ito at ako'y pinagtripan, sinipulan at pinagtawanan. Hindi pa nakontento, ako'y hinarang at tila masama pang binabalak sa akin. Lima sila na grupo ng mga kalalakihan. Ang iba'y sa tingin ko, mga minor de edad pa. Sinamantala nila yung aking pagkatulala. Akala nila siguro, baliw ako dahil sa aking ayos. Hinayaan ko silang dalhin ako sa madabong bahagi na lugar. Nagsipaghubaran yung mga loko at tila gusto akong gahasain ng sabay-sabay. Hinayaan ko silang hubaran ako at nung akmang susunggaban na nila ako, saka ako nagsalita. Teka, isa-isa lang. Sino mauuna? Nagtalo-talo pang lima hanggang yung pinakamatanda sa kanila ang nagsalita na siya daw yung mauuna. Inakay ko siya sa tagong damuhan at naghintay yung apat. Ako na ang tumira at umibabaw dun sa lalaki. Malakas ang kanyang pag-ungol na halos manigas ang kanyang buong katawan sa pangangaba yung ginagawa ko sa kanya. Hanggang sa tinakpang kong bibig niya, saka isang malakas na massive control ang aking ginawa. Dahilan upang maputol kong ari niya. Kasabay noon ang pagpilipit ko sa kanyang leeg. Dahilan upang makitil kong buhay niya. Lumabas ako sa damuhan kung saan kami naniig. Matinding takot ang bumungad sa mga lalaki nung makita nilang idura ng aking pagkababae ang putol na ari ng kasamahan nila. Nagsipulasan ng takbong mga hayop na lalaki na yun na wala pang saplot na pang ibaba yung dalawa. Matapos noon, nagbihis ako at tumiretso sa aking tinutuluyan. Kagad ako naging pake ng mga damit ko at mga importanteng gamit. Alam ko na matapos ang ginawa ko kay Sir Willie, hindi magtatagal, ipapadambot niya ako sa mga pulis. Nagsisi ako kung bakit di ko pa siya tuluyang pinatay. Nang makuha ko ng mga gamit ko, agad akong lumuwas pabalik sa probinsya, pauwi sa aking lola. Sabi ka kung makita siya muli at bala kong iiyak sa kanya ang lahat ng aking sama ng loob. Mula nang lumuwas ako papuntang Maynila, agad akong sumakay ng tricycle pagkadating ko sa amin. Pagtigil ng tricycle sa harap ng bahay namin, agad akong kumatok. Joseph? Joseph? Si Virgito? Tawag ko mula sa labas. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa akin ang isang babae na hindi ko kilala. Sino pong hanap ninyo? Tanong ng babae sa akin. Sa sobrang pagkabigla ko, hindi ako kaagad nakasagot. Hanggang sa wakas, nahanap kong aking tinig at nakapagsalita na ako. Teka po, bahay ko po kasi ito. Yung lola ko po, nandiyan po ba sa loob? Si Joseph po nasaan? Sagot ko dun sa babae. Ay iha, kami na yung may-ari ng bahay na ito. Nabili namin ito ng tatlong baning nakakalipas. Sagot ng babae sa akin. Po? Paano po nangyari yon? Gulat na gulat na tanong ko muli. Binenta sa amin. Teka, baka yung Joseph na tinutukoy mo ay yung nagbenta sa amin. Joseph nga pala yung pangalan niya. Tugon sa akin ng babae. Labis yung aking pagtataka. Paanong binenta ni Joseph yung bahay namin? Bakit di niya man lang ito sinabi sa akin? Yung lola ko po, saan na po sila nakatira ni Joseph ngayon? Natitigilan na sabi ko. Wala akong alam sa lola mo. Kung gusto mo, ibibigay ko na lang yung address nung nagbenta. Kayo na lang yung bahala mag-usap. Sabi sa akin ng babae. Ganun na nga lang yung ginawa ko.
Kinuha ko yung address mula sa bagong may-ari ng bahay namin at agad ko itong pinuntahan. Nakarating naman ako sa isang magandang bahay sa isang malapit na subdivision. Hindi muna ako kumatok sa bahay. Matamang ko muna itong pinagmasdan mula sa malayo. Maya-maya, nakita ko na lumabas ang isang babaeng buntis mula sa loob ng bahay. Napaisip ako kung sino ito nang biglang lumabas din si Joseph mula sa loob. Agad akong lumapit ng bahagya. Kitang-kita ko kung paano niyakap ni Joseph yung buntis at hinalikan sa noo. Sabi ko naman kasi sa'yo, love, ako na lang yung bibili ng groceries. Ang laki na ng tiyan mo, oh. Dinig na dinig ko na sabi ni Joseph dun sa babae. Ano ka ba? Okay lang to, no? Kaya ko pa naman. Saka di naman masyado maraming bibilihin ko. Pahinga ka na lang dito sa bahay. Sagot ng babae kay Joseph. Abot hanggang langit ang aking pagkasuklam dahil sa aking mga narinig at nasaksihan. Kumpirmado, pinagtaksilan ako ni Joseph. Hinintay kong makalis yung babae bago ko lumapit sa pintuan nila. Kumatok ako ng marahan dun sa pinto. Nung buksan ito ni Joseph, halatang gulat na gulat ito na makita ako. Virgie? Bulalas ni Joseph. Hindi ko na siya sinagot. Agad akong pumasok sa loob ng bahay nila. Naiwan si Joseph sa may pintuhan na nakanganga sa akin. Sinarado nito yung pinto at agad na lumapit sa akin pagkatapos. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Joseph sa akin. Hindi ba dapat ako magtanong sa iyo niyan? Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang lola ko? Bakit binenta mo ang bahay namin? Sino ang babae nakita ko na buntis kanina? Sunod-sunod na tanong ko na masamang-masama ang loob. Kahit paano, nakalaban naman ng konting kahihiyan si Joseph at napayo ko ito. Virgie, patawarin mo ko. Yung totoo, patay na yung lola mo. Namatay siya 5 buwan na yung nakakalipas. Sagot sa akin ni Joseph. Hayop ka. Bakit di mo sa akin sinabi? Nagkakausap naman tayo sa cellphone kahit paano. Hindi mo man lang naisip na sabihin sa akin na wala ng lola ko? Sigaw ko sa kanya. Hindi naman nakasagot si Joseph. Nakayuko lamang ito. Hulaan ko. Dahil ba sa pinapadalang pera ko sa inyo buwan-buwan? 5 buwan ang patay pala si lola? Pero hindi ako pumapagin ng padala sa iyo mula noon. Dahil ba doon, Joseph? Dahil ba doon? Tanong ko. Pero parang napipi si Joseph. Hindi makasagot sa mga tinuran ko. Gano'ng katagal mo na ako niloloko? Malaki na siya na mabaing yon. Kailan pa naging kayo? Tanong ko muli. Patrabaho ko siya, Virgie. Intindihin mo naman sana ako. Matagal ka kasing nawala. Nangulila ako. Saka nalaman ko, mas mahal ko na si Carrie kaysa sa'yo. Patawarin mo ko, Virgie. Hayaan mo, babayaran ko rin yung pera na kuha ko mula sa'yo at dun sa pinagbentahan ng bahay. Ginamit ko kasi yung pera na yun sa pagpapakasal namin ni Carrie. Paliwanag ni Joseph sa akin. Ang tingin ko kay Joseph noon, para siyang isang uod na gumagapang sa lupa. Isang nakakadiri at walang kwentang uod. Napakawalang hiya niya. Dahil doon, nabuo ang aking plano. Agad akong lumapit kay Joseph at niyapos ko siya. Hindi mo na kailangan bayaran yung Joseph. Pero gusto ko ng isang pabor. Paramdam mo muli sa akin na mahal mo ako. Sabi ko, sinail ko siya ng halik sa labi. Hindi naman tumanggi si Joseph at agad na giniya ako papunta sa kwarto nila mag-asawa. Agad kami naghubad at nahiga sa kama. Hinayaan ko si Joseph na romansahin ako. Hanggang sa pumibabaw ako sa kanya at ako na mismong kumambyo para pumasok ang kanyang malaki
at matigas na ari niya sa aking pagkababae. Oh, Virgie, ibang klase ka talaga. Ungol ni Joseph na nasa rurok ng kaligayahan. Hanggang sa pumikit ako at mas binilis ang kong pagbayo sa kanya. Hingal naman si Joseph na napakapit sa bewang ko. Maya-maya, tinodo kong pagbaba ng bewang ko. Isang malakas na muscle control ang aking ginawa at nang laki yung mga mata ni Joseph nang biglang bumuka ng triple sa laki ang aking pagkababae. Nagawa nitong sakupin pati ang kanyang bayag at kalahati ng kanyang tiyan. Natilig namin ang pagbaba ng tila mga ngipin. Napasigaw si Joseph sa sakit ng dadama niya nang mula ng pangatngat ng pagkababae ko sa kanyang ari, bayag at tiyan. Umiiyak naman ako na pinagmamasdan siya na nilisik ang ating mga mata habang nakikita kong bumubulwak ang masabaganang dugo mula sa nawakwak na katawan ni Joseph. Sumuka si Joseph ng dugo at nangisay. Tumayo ako at niluwa ng aking pagkababae ang nginuyang ari, bayag at laman ni Joseph. Dinampot ko ang mga iyon at binusal ko sa nakangangambunganga ni Joseph. Walang kapatawaran ang kataksila mo sa akin. Sa lahat ng sumilbahi sa akin, ikaw ang pinakamasama. Dahil pinagkatiwalaan kita at pinahal. Pero kataksila ng ginanti mo sa akin. Sambit ko na nagigigil pa rin. Malibig na yung bangkay ni Joseph nang iniwang ko siya. Matapos ako maglinis ng aking sarili, umalis na ako sa bahay na yun. Hayaan ko na makita ng asawa ni Joseph ang kanyang mga labi. Hindi ko siya papatayin dahil naisip ko na baka biktima rin siya tulad ko. Mula noon, nagpakalayo-layo na ako. Nagpunta ako sa isang gubat at doon ako nanirahan mag-isa. Wala na akong tiwala sa mga lalaki. Lahat ng lalaking nakilala ko, sinaktan at ginamit lang ako. Hindi ko na nalaman pa ang dahilan kung bakit may ganitong kakayahan ang aking pagkababae. Hindi na rin ako interesado na alamin pa. Sa tuwing may mapapadpad na lalaki sa aking tirahan sa gubat, agad ko itong inaakit. Kung siya'y mahuhulog sa aking patibong, hindi na siya sisikatan ng araw kinabukasan. Agad siyang lalapain ng aking baby girl. Ngunit kung siya iiwas sa akin at tatanggi, may pag-asa pa siyang mabuhay. Kaya ikaw, kung isa kang lalaki na mapapadpad sa kagubatan, kung makakita ka ng isang maganda at maalindog na babae, mag-ingat ka. Baka ako yun at maging biktima ka ng aking halimaw na pagkababae. Wakas. Kung ganun, ipadala mo na yan sa doubtsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.